Gandang araw mga friend, ito po muli si Ate Lek. Welcome back po sa ating munting channel. Andito po tayo mga friend sa ating mini garden. At dito po sa ating mini garden ay meron po tayong tanim na luyang dilaw or turmeric. Ang luyang dilaw po mga friend ay ginagamit po natin sa paggawa rin o isa sa mga sangkap sa paggawa ng atsarang papaya or fermented papaya. Kung gusto niyo pong malaman kung paano po yung ating procedure, ay sana panoorin niyo po sa ating mga video. Meron po tayong naka-upload kung paano po tayo gumawa ng atsarang papaya or fermented papaya. Mga friend, gusto ko po sanang ibahagi sa inyo ang kakaiba na meron ang ating turmeric o ang ating luyang dilaw. Pero gusto ko pong ipakita sa inyo kung gaano po ka-healthy ang ating turmeric. Diba? Ang lalaki po ng dahon niya at ang lalapad. Ito po ay nakatanim dito sa side po ng ating avocado tree, mga friend. Ayan po ang ating avocado tree. At dito po sa gilid niya ay nakatanim ang ating turmeric. Mga friend, gusto ko po sa inyong i-share ang meron ang ating turmeric. Alam nyo po ba ang ating turmeric ay nag-bloom? Yes, mga friend. Ayan po. May flower po ang ating turmeric. Alam nyo ba mga friend, first time in my life na nagkaroon po ako ng bulaklak ng turmeric. At first time ko rin kupong makakita ng turmeric flower. Ang ganda niya, 'di ba, mga friend? Para po sa akin, ito po ay amazing. Ang sabi po ng iba, mga friend, kapag namulaklak daw ang inyong tanim na turmeric o luya, ay maghahatid daw po ito ng swerte. Kung naniniwala po kayo mga friend, please comment down below. At kung hindi naman po kayo naniniwala, ay please comment down below para marinig ko naman po ang inyong panig o ang inyong mga comment. Pakibahagi nyo rin naman po sa akin ang inyong mga opinion. Napakaganda po niya, 'di ba mga friend, ng bulaklak ng ating turmeric. Hanggang sa muli, ito po muli si Ate Lek. Mag-iingat po kayo palagi at lagi nyo po sana akong sasamahan sa mga susunod pa po nating mga video. Bye-bye! Ingat po kayo palagi!